Geli, I saw you get beaten the last time. It was a heartache defeat against a very young fighter, Korean. You're fighting another Korean fighter. What's your motivation now to get back on track? Actually, the last fight, ang pinaka na-realize ko is, hindi naman talaga siya yung pinaka kalaban ko ng fighter. It was myself, actually. Hindi ko na, nung time na nag-prepare ako for that fight, hindi ko na halos na-enjoy yung pinaka. Because I was too pressured. Kasi yung record ko from the semi-pros up until the professional, wala akong talo. Parang everyone was telling me na, oh, bawal ka matalo, ganun, ganun. I wasn't really enjoying training anymore nung mga panahon na yun. So, maybe that was the best thing that happened to me, actually. Kasi ngayon, nabalik na yung ano, yung passion ko for it. Na-enjoy ko na yung every minute of training na, alam mo yun, yung wala masyadong pressure na kailangan mo lang enjoy. But the mindset is still there na kunin ulit yung belt. And kung sino man yung nasa harap ko, I will fight her para makakuha ulit ako ng shot for the title, of course. I'm glad that you're enjoying right now. You're fighting another Korean. Do you want to fight again that person that defeated you? Is that something that you look? Actually, ngayon akala ko siya yung kalaban ko. I was really expecting na siya na yung kalaban ko, and akala ko immediate rematch. But I think hindi yata siya nag-agree to fight pa ngayon. But whatever it takes. I mean, June, I think boss Arnold was telling na we have a Korean card this June. So kahit dun ko kunin yung belt, ayos lang sa akin. Palcast Sports.